Ay hala, ang ganda naman. Sino to? Mukhang engkantada. Mga laman lupa. Kapit na lang talaga tayo sa filter. Magandang araw. Maaga kaming gumising ngayon para makapag-grocery sa aming farm. Iiwan muna namin yung anak namin kay mother-in-law para marami-rami naman kaming magawa at para maitur ko na rin kayo dito sa aming farm. Spring na ngayon dito at talaga namang napakaganda ng panahon. Hindi mainit at hindi rin sobrang lamig. Unahin ko nang ipakita sa inyo kung ano yung nasa bungad. Tara, lapitan natin. Ito yung mga kuneho na alaga ng tito ng asawa ko. Nakabukod yung mga babae sa lalaking kuneho. Ang hirap kasi pag pinagsama-sama mo sila, ang bilis mag-multiply. Alam niyo naman siguro kung bakit. Ito yung mga baby rabbits, nasa 10 piraso yan. At talaga namang ang kukwit nila, no? Pero wag ka, inuulam nila dito yan. Dito naman sa may tabi, nagkakandalaglaga na lang yung mga bunga ng orange. Marami kasi kaming puno niyan, pati na rin ng lemons. Ito naman ang isa sa mga favorite kong prutas. Nespola kung tawagin nila dito sa Italia. Loquats naman in English. Once a year lang kung mamunga yan. At kailangan balutan ng kulambo para hindi sila mukbangin ng mga ibon. Ito naman ay ang prickly pear. Yan ay isang uri ng cactus na namumunga. Kaso maliliit pa, by July pa pwedeng mag-harvest niyan. Ito na, pababa na tayo sa taniman. Pero bago yan, silipin muna natin yung mga olives. Nag-start na rin silang mamunga at tignan nyo naman, napakadami. By October naman yan pwedeng ma-harvest. Dito naman yung taniman ng mga orange at lemons. At ang dami rin nilang mamunga. Ikaw na lang talagang magsawa kakagawa ng juice. At speaking of, makapitas na nga rin ang mga orange. Ang merienda namin mamayang hapon. Nandito na tayo sa taniman ng gulay. Ang ganda dito, no? Tignan mo naman, puro bulaklak yung lalakaran mo. Ayan na naman ako, oo. Feel na feel kong rumampa talaga. To the left, to the right, boom, turn, around, pa. O, tama ka na. At ito naman yung auntie namin, o, nanguna ng mamitas. Ako kasi inuna ko munang magrampa kaysa magtrabaho. Ang sarap naman kasi mag-emote-emote dito sa bukid. Okay, ito naman yung itsura ng broccoli kapag hinayaan mo lang siya. Pag nag-matured na siya, magkakaroon na siya ng mga bean pods. Patutuyuin yan at dyan kami kukuha ng mga buto na pantanim sa susunod na season. Ayan namang lupain sa baba. Tataniman nila yan kapag uminit na yung panahon. Alanganin pa kasi ngayon dahil malamig pa, mamamatay lang yung mga pananim. By the way ha, pang summer crops ang tinutukoy ko dito. Yung mga nakatanim pa kasi ngayon, yung pa yung mga galing sa winter tsaka spring. Gaya ng mga lettuce, broccoli, cauliflower, fava beans, green peas, at patatas na pagkarami-rami. Tsuhin nga pala ng mister ko yung nagmamay-ari ng malawak na lupain na to. At tatlong malalaking pamilya ang nagtutulong-tulong para ma-maintain ang farm na to. Usually, yung mga kalalakihan ang gumagawa ng mabibigat na trabaho dito sa farm. At kami mga babae naman ay tumutulong sa pag-harvest. Ito na nga si Mudra, sinusoli na yung anak namin. Hindi na yata kinakaya yung kakulitan. De, joke lang. Magpe-prepare na kasi siya ng pananghalian namin. Okay, libot-libot na ulit tayo. Ito hilera ng mga romaine lettuce at broccoli. Silipin natin kung may natira pang mga bunga kasi naani na to eh. Ayun, meron pa kaso maliliit pa. Sana ba yung asawa ko layo ng layo? Psst, uy, lika nga dito, bidyuhan mo ako. Dead mabels tayo for today's video. Oh, siya, ito naman yung mga green peas. Hitik na hitik sa bunga, no? Ay, ang sarap na itong papakin kahit hilaw. Manamis na miss. Eto, pili tayo ng pwede ng pitasen. Dapat yung namimintog na. Eto, konting taba pa. Eto, ganyan, ganyan dapat. Saktong-sakto na yan. Tignan natin yung laman sa loob. Oh, di ba ang ganda? Sariwang-sariwa yan. Ito na nga at gagawin naming snack. Pantawid gutom din. Ay, ang sweet naman, oh. Kung di pa sitsitan, di pa magbibigay. Dito naman, puro olives. Nasa 300 ang puno niyan. Tuwing anihan, nandito kaming lahat. Tulong-tulong kami nagyuyog-yug ng mga puno. At dyan ang gagaling yung aming extra virgin olive oil. At ginagamit ko rin yung pampahid-pahid sa balat. Ang mahal kasi niya sa Pilipinas, dito libre lang. Ito naman ang puno ng apricot. Medyo malilit pa yung bunga niya. Ang gandang tignan niyan pag nahinog color yellow tapos kumpul-kumpulan sila. Nakikita niyo yan sa baba. Punta tayo dyan at mag-harvest tayo ng mga fava beans. Isasama na nga namin tong anak namin para mamitas din siya. At makapaglaro na rin. Basta kung anong trip niya. Konting ingat lang sa paglalakad at medyo matarik yung daan. Alam niyo, ngayon ko lang na-realize, ang sarap pala talagang mamuhay sa probinsya, no? Ang sarap ng simoy ng hangin. Very therapeutic kumbaga ang paligid. Malaking tulong na rin na meron kaming lupang na pagtataniman. Kasi libre na lang yung mga gulay at prutas. Tignan mo to, nakatunganga na naman. Psst! Uy, magbungkol ka na ng patatas doon. Wala na tayong pangsawag sa ulam, panay kain mo dyan. O tapos itong anak ko naman ang nagutom. Kaya ito, pinag-recess ko muna siya sa ilalim ng puno. Habang hinihintay namin manguha ng patatas tong mister ko. After ng dumedi nitong anak namin, pinagmerienda ko na rin siya nitong fava beans. Siya na rin mismo ang pinagbitas ko para ma-experience niya. Buti pa nga tong anak ko marunong kumain ng gulay. Samantalang ako nung bata pa, para akong mahihimatay pag pinipilit akong kumain ng gulay ng mga magulang ko.
Ay naku, bilisan na nga natin kumilos, magtatanghali na. Yung pansahog sa uulamin namin, eto, pinipitas ko pa lang. Tignan nyo itong lawak ng lupain dito, oh. Ito ang nagsisilbing playground ng mga bata dito. Hindi kasi usong mga malls dito at wala rin mga play center para sa mga bata. Mas prefer ko na rin yung ganito kasi bukod sa hindi mo na kailangan gumastos, mas na-encourage pa sila para maging active. Tignan nyo itong mag-ama, oh. Meron silang sinusundan na paru-paro at super enjoy na kami kahit sa mga ganyang simpleng laro lang. At dyan nagtatapos ang ating farm tour. Ngayon naman, ay babalik na kami sa bahay para mananghalian. Teka lang, saglit lang. Nakakahinga. Maglakad pa akit. Yung tuhod ko, Diyos ko po. At eto na, natapos ng may ayos ni Mister ang lahat ng gulay. Pwede na kami umuwi. Teka lang, itong puno sa taas, mga almonds nga pala yan. Isasama ko ulit kayo dito pag pwede na pitasin yan. Salamat sa panunood. Ciao!